25 mga asawa ng mga pastor sa Southern Luzon Mission ang tagumpay na nagtapos sa kanilang continuing education training. Ito ay matapos ang halos 2 taon nilang pagsasanay sa ilalim ng Ministerial Spouses Association kung paanong maging epektibong katuwang o partner sa paglilingkod ng kanilang mga asawang pastor. Si Criselle Geraldino para sa Balitang May Pag-asa. Pagkatapos ng halos 2 taong seryeng pag-aaral sa ilalim ng programang Ministerial Spouses Association Continuing Education, ang pinakaaasam-asam na completion ceremony ng mga asawa ng pastor sa Southern Luzon Mission ay naisakatuparan. Ang naturang okasyon ay dinaluhan ng 25 asawa ng pastor kasama ng kani-kanilang asawang pastor bilang sponsors na matagumpay na nakapagtapos ng 4 na level ng MSA Continuing Education Program ng NPUC. The minister's wife, it's a blessing to be a part of this association. Not just ikaw ay kilala sa distrito, pero ikaw ay may big responsibility doon sa iyong asawa at doon sa distrito na ibinigay sa iyo ng isa sa mga blessings dahil isa sa paraan para makapag-serve tayo sa Panginoon, sa ating mga kapatiran, hindi lang sa iyong asawa, kundi sa mga kapatiran na hindi mo man lubos akalain na ikaw pala ay mapapabilang, ako pala ay mapapabilang doon sa tinawag ng Panginoon. Kaya po ako ay masasabi ko blessing to be a minister's wife. Naging special na panauhin naman ang NPUC MSA Coordinator na si Ginang Delba de Chavez na siyang nanguna sa pagbibigay ng charge to the completers. Declare you completers and you may now receive your certificates. Bukas sa mukha ng mga asawa ng pastor ang kaligayahang hindi maaaring tumbasan ng ano pa mang material na bagay sa pagtatapos na ito. As pastor's wife, kailangan po tayo ay maging pagpapala sa ating mga asawa, tayo po ay maging good listener, comforter during the times na they feel disappointed o madaming mga struggles sa kanilang ministry. So, I pray na sa tayo pong lahat ng mga asawa ng pastor ay maging pagpapala sa buhay ng ating mga asawang pastor. Kaya naman siksik at puno sila ngayong hahayo at maglilingkod bilang partner ng kanilang mga asawa sa ministeryo ng Panginoon. The minister's wife, God called you to be. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and give you peace. Mula sa Southern Luzon Mission na may layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Criselle Geraldino, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.